Okay, magandang araw po mga misis. At katulad ng sinabi ko, wag muna tayo magluluto ng karne. Puro gulay muna. So, magluluto po tayo ng bunga ng malunggay. At nagtira ko ng dalawa kasi binalatan ko na siya. Yung iba, pagka maliliit, huwag nyo nang balatan. Mga malalaki, babalatan nyo para makain nyo siya ng maayos. At lalagyan din natin siya ng kalabasa. Igigisa natin siya sa maraming bawang sibuyas at kamatis at lalagyan din natin siya ng dilis na maliliit. At papakita ko sa inyo kung paano natin mabalatan itong ating malunggay. Kasi marami ako nakikita sa mga puno-puno na malunggay. Hindi nila kinukuha itong bunga. Eh, napakasarap po nito. At inano ko na nga para matuto silang magluto nito. Sayang, ang dami pa namang ano. Pero pagka yung mga marurunong, binibenta nila ng mahal to. 60 yata ang ilang piraso, 7 piraso. Pero sa mga hindi marunong, hinahayaan lang nila sa mga puno-puno. Kaya po, turuan ko pa kayo paano magluto. At pwede nyo rin isama to sa pinakbit. Napakasarap po nito sa pinakbit. Kaya sa dinding-ding, lutong Ilocano, maraming nga naghahanap din sa akin minsan ito eh. Kaya lang wala rin ako makuha. At ito, may nagbigay at iluluto ko. Minsan nakikita sa mga daan-daan, yung mga may puno ng malunggay. Nabubulok na lang, natutuyo na lang kasi hindi nga sila marunong magluto nito. Talagang tiyaga lang pag babalatan nyo. Titira kayo ng konting kapiraso. Tapos, saan nyo siya iiwan pag ganun? Ayan. Masarap po to sa pinakbit. Mga lutong Ilocano. Pero hindi po ako Ilocano. Mga lutong-lutong bahay. Ayan. Mga ginagawa nila to. Sa restaurant, hindi naman namin naranasan na magluto ng ganito. Mga magulang ko lang yan. Yan, bali ganyan lang. Ito pa, isa papakita ko pa sa inyo para ano. Ano nyo lang yung pinakadulo. Ano, nagbabalat lang ng ano. Labanos o ano. Gaganahan din kayo mag kumain ito pag ito ang ulam nyo. Sandali lang naman ito maluto pagka naigisan nyo. Ngayon natin lulutuin na siya. Okay, ating lulutuin na itong ating malunggay with kalabasa. Bali, lulutuin lang natin na maigi itong ating kamatis kasi yun po ang magpapalasa dito sa ating bunga ng malunggay. Itong ating dilis, pagkatapos na malapit na luto, ihahanguin natin. Saka natin ilalagay itong ating dilis para may konting lutong.
Pero naiprito ko na nga pala ito. Bago, ayun na. Bago ko ano na sa inyo. Nakita. Ganyan pong karaming kamatis po ha. Kasi mga nilagay ko dito, mga 8 piraso eh. Pagka ganito po ang ulam nyo, ang ipaparis sa kanya, mga prito. Pwedeng daing, pwedeng galunggong na sinirito. Kaya manok, prito, puro prito. Yung po masarap dito pang pang terno. Okay po, ilalagay na po natin itong ating bunga ng malunggay. Unahin po natin ang malunggay kasi matigas to. Mas madaling maluto ang kalabasa. Ang kalabasa kayo sa bunga ng malunggay. Ito po, nag-iigisan na siya. So, magbutang sa bisinyo, may patis nga rin. Lalagyan natin siya ng patis. Ang magic sarap. Konti lang i-asin kasi may patis na eh. At ang ating paminta. Tutubigan na po natin siya para maluto ang ating malunggay. Natin siya maluto. Eh, bali half cook na po siya. Ilalagyan natin yung ating kalabasa para maluto na rin siya. Lagyan na rin natin ng chicken cubes para medyo lumasa naman ng konti. Lang natin maluto uli. Pag nakita nyo ko konti na yung ating tubig, idagdagan po natin. Kasi mukhang matigas pa yung ating kalabasa. Para depende sa sabaw na gusto nyo, ha? Okay, malapit-lapit na po siya. Atin po siya titigman. Okay po, at perfect na siya. Lumasa na yung kamatis, and then konting-konti na lang to iigay natin at teka, titignan ko maigay kung luto na yung kalabasa. Konti pa rin. Kasi may mga kalabasa na akala mo matigas pa, yung pala labog na. Okay po, at tingin ko'y okay na siya at ating
ilalagay sa plato, pero bago ilalagay sa plato, ilalagay muna sa ibabaw ang ating dilis na pinirito. So, yon. Tama na yung konting halo-halo, patayin niyo yung apoy, and then huwag niyo po sanang kalimutang mag-like and share and subscribe po. And pakipindot na rin po ang bell para sa susunod na video. Maraming pong salamat.